Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa 13th linggo sa karaniwang panahon, huling araw, huling linggo ng buwan. At para sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo, isang napakagandang paalaala ang ibinibigay sa atin ng ating mga pagbasa. At magandang balikan yung narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sabi dito, ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Hindi ginusto, hindi pinangarap ng Diyos na mamatay ang tao. Ito ang katotohanan. At ito ang mabuting balita. Kapag ito'y papaniwalaan at tatanggapin natin sa ating buhay, talagang ganito man ang ating sitwasyon ngayon, gagawa tayo ng paraan upang manatiling buhay. At gagawa tayo ng mabubuting mga pagkilos at paggawa upang kahit tayo'y mamatay, manatili tayong buhay kasama ng Diyos. Alam natin yan, di po ba? Malinaw sana ang lahat ng katotohanan na iyan sa atin. Ang Diyos na kinikilala natin ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Kung ito ang ipinapaalaala sa atin sa unang pagbasa na ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Di ba magandang maunawaan itong bagay na ito upang sa buhay natin ngayon umiwas at lumayo tayo sa mga bagay na magiging dahilan upang tayo'y magkasala. Sapagkat ang kasalanan ay malinaw na pagsuway sa Diyos at ang pagsuway sa Diyos ay malinaw na pagtalikod sa Kanya at ang pagtalikod sa Kanya ay magbubunga ng kamatayan. Di ba yan yung nangyari sa una nating mga magulang na sina Eva at si Adan? Sa paraiso, ibinigay ng Diyos sa kanila ang lahat. Napakagandang buhay, napakapayapang buhay, wala na silang hihilingin pa na halos lahat ng kakailanganin nila ay nandoroon sa paraiso. Pero merong isang kondisyon. Maaari ninyong kainin lahat ang bunga ng punong kahoy dito sa paraiso maliban sa isa. Pero alam natin ang nangyari. Natukso ang ating unang mga magulang at sa pagpapadala sa tukso, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao at ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Kaya talagang malinaw, hindi likha ng Diyos ang kamatayan. Ang kamatayan ay bunga ng pagkakasala ng tao. Kaya kung sa buhay natin ngayon patuloy tayong magkakasala, patuloy tayong lalayo, patuloy tayong tatalikod sa Diyos, alam na natin ang pwede nating maging hantungan, kamatayan. Pero malinaw naman na sa buhay natin sa mundong ito, lahat naman talaga tayo mamamatay. Pero ang tanong, anong klaseng kamatayan ang gusto natin? Yung kamatayan na mamamatay ako kahit na nasa sitwasyon o kalagayan ako ng seryoso at mabigat na kasalanan at wala akong pakialam kung saan ako mapunta after death. O mas gusto natin yung uri ng kamatayan
na kapag tayo'y namatay, sasalubungin tayo ng mga anghel at papapasukin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian kung saan nandoroon at nagahari ang tinatawag na kagalakan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ito ay napakagandang paalaala sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Maaaring itong nakaraang buwan, marami tayong naging mga pagbagsak. Maaaring itong nakaraang buwan, marami tayong naging mga kasalanan. Pwede namang humingi ng tawad. Pwede namang lumapit at magkumpisal. Bakit mas pinipili natin na manatili sa kasalanan, magmatigas, magmataas? Bakit mas pinipili natin na panindigan ang mali kaysa sa baguhin ang kung ano ang dapat baguhin sa ating buhay? Napakaganda ng pangarap ng Diyos sa tao, sa akin, sa iyo. Ang pangarap ng Diyos na yan, tayo'y magkaroon ng magandang buhay at manatiling buhay kahit na mamatay. Amen.